I said no. Mariing pagtanggi ni RHEALYN sa kaniyang kaopisina na matagal nang nangungulit sa kaniya na makipag-date. Ano ba yan? Parang mag-iisang taon na akong nangungulit sa'yo na mag-date ah. Napakamot-ulo naman si Justin nang muling mabigo sa dalaga. Si RHEALYN ay isang marketing associate sa isang sikat na advertising company sa Makati. Puno siya ng pangarap sa buhay. Nakaplano na ang lahat sa kanya. At her age na 26, dapat ma-promote na siya this year bilang marketing manager ng nasabing kumpanya. Kaya naman very dedicated talaga siya sa kanyang trabaho. Very hardworking si RHEALYN. Nais niyang maisakatuparan ang kanyang plano na promotion this year. Nang sa gayon, ay matupad na din ang pangarap niyang makakuha ng sariling bahay at sasakyan. Dahil naman din sa kanyang pagsasakripisyo ay naigapang niya sa pag-aaral ang lahat ng kaniyang kapatid. Lahat na pagtapos niya ng pag-aaral sa kolehiyo. Ganon din, nabigyan niya ng isang grocery store ang kaniyang mga magulang. Ito naman ang matagal ng pangarap ng kaniyang ina. Ngayon niyang wala na siyang obligasyon sa pamilya bukod sa buwanan pa ding pagbibigay ng alawan sa magulang, nais niya ngayong taon ay ilaan niya naman ang kaniyang kinikita para sa sarili. Kapag na-promote kasi siya sa trabaho, ay tiyak na mas malaki na din ang kaniyang kikitain. Mas mapapadali ang pagtupad ng kaniyang dream house. Maganda si RHEALYN. Sabi nga nila ay mukha siyang modelo dahil marahil sa matangkad ito. Baling kinita ng katawan at may kaaya-ayang muka. Marami na din ang nanligaw sa dalaga. May artista, may modelo, may doktor, may piloto, at kung ano-ano pang propesyon. Ngunit ang lahat ng ito ay nabastad niya. Kung tutuusin, ay madali lang sanang matupad ang kaniyang pangarap kung isa sa mga manliligaw niya ay kaniyang sasagutin. Ngunit maprinsipyo si RHEALYN. Nais niyang galing sa sarili niyang sikap, sipag at tiyaga ang anumang bagay ang marating niya. Justin, hindi ba malinaw naman sa'yo na wala talaga sa plano ko mag-boyfriend sa ngayon? Panimula pa ni RHEALYN. Oo nga Justin, busy pa yung si Bestie sa pagtupad ng mga pangarap niya no? Tsaka magiging boss natin yan dito sa department kapag nagkataon, di ba Bestie? Sabat naman ang kanyang kaibigan na si Myla. Napatango lang si RHEALYN sa kaibigan. Correct. Kaya Justin, ituon mo na lang ang atensyon mo sa iba, okay? Masaya naman tayo bilang magkaibigan dito sa office, hindi ba? Kung yung isang taon na pangungulit mo sa akin, eh nilaan mo sa iba, baka may jowa ka na ngayon. Haya naman si Myla, oh. Pagtuturo pa ni RHEALYN sa kaibigan. Napangiti lang naman si Justin sa tinura ng dalaga. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Pagbibiro naman ni Myla. Okay, okay. Sige, titigilan na kita RHEALYN. Pero sana kapag ready ka na. Sana abisuhan mo ako ha. Wika pa ng lalaki. Justin, pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong i-offer sa'yo. Prangkang sabi naman ni RHEALYN. Ouch! Sambit ng lalaki. Ang sakit hindi ba? Yan ang mukha ng katotohanan. Ganyan din ang ramdaman ko sa'yo nung ang niligawan mo itong bestie ko. Pagbibiro naman ni Myla. Hay nako, let's go back to work na nga. Sabi naman ni RHEALYN. Napakamot-ulo namang umalis si Justin. Bestie, ang harsh mo kay Papa Justin ha? Sambit pa ng kaibigan. Bestie, focus ako ngayon sa trabaho. Alam mo naman yan hindi ba? Ayokong madistract. Masisira ang mga plano ko kapag nagkataon, bestie. Tugon naman ni RHEALYN. Hay nako, nakakaloka ka kasi bestie. Nakaplano na talaga ang lahat ng mga mangyayari sa'yo. Kung kailan ka bibili ng bahay, kung kailan ka kukuha ng sasakyan, kung kailan ka mapupromote. Nakaplano din pati kakainin mo, bestie. Hindi ba masyado ka ng OC niyan? Hindi mo mai-enjoy ang life kapag ganyan? Pagsalungat naman ni Myla. Pati love life mo, nakakalendaryo din kung kailan ka mag-i-entertain na maniligaw. Mas okay na bestie yung nakaplat lahat ng mga goals natin sa buhay para meron tayong motivation. Sambit naman ni RHEALYN. Hay nako, you will miss the thrill, bestie. Life is full of surprises nga, di ba? Paano ka masusurprise niyan? Pagtutulpa ng kaibigan. Kaya nga ayoko ng surprises eh.
pasinghal naman na sabi ni RHEALYN. Totoo naman lahat ng sinambit ng kaibigan ni RHEALYN. Halos lahat ng galaw ng dalaga ay nakaayon sa kanyang plano. Mas nais kasi niya na nakaayos ng lahat sa kanya. Hayun nga at pati pagkakaroon ng love life ay nakaplano din. Bestie, kapag dumating ang one true love mo, hindi mo na mapipigilan yan. Hindi nakasulat yan sa to-do list mo. Bigla na lang yung darating nang hindi mo namamalayan. Paliwanag pa ni Myla. Basta dumating siya kapag panahon na para magka-love life ako. For now, focus muna sa goal, which is the promotion. Hay nako, huwag mo nang ginugulo ang isip ko. Magtrabaho na tayo. Mariing sabi naman ni RHEALYN. Maya-maya naman, ay biglang nagbalik sa kanika nilang mga cubicle ang mga empleyado ng opisinang yon. Tila ba naalarma sila at biglang naging abala ang lahat. Tutok na tutok ang lahat sa kanika nilang mga desktop computers na tila ba maraming mga ginagawa. Paano nga naman ay biglang dumating ang kanilang CEO na si Resty. Kilalang istrikto si Resty magsaysay bilang CEO ng kumpanyang yon. Perfectionist wika nga ng ilan. Nais nitong maayos at pulido ang trabaho. Konting mali lang ay talaga namang iko-call out nito ang atensyon mo. Marahil nga ito din ang nagdala sa pagiging successful ng advertising company na yon. Magaling, matalino, at very smart kasi ang CEO na si Resty. Dahil nga sa kanya, nananatiling number one ang kanilang kumpanya sa industriyang yon. Guwapo si Resty. Bukod sa pagiging intelihente nito, matangkad, matipuno ang katawan na halatang batak din sa gym at malakas ang appeal. Ngunit sa kabila ng mga katangian niyang ito, wala pa din itong girlfriend o asawa. Tulad kasi ni RHEALYN, focus din ito sa trabaho. Wala itong panahon sa pakikipag-date kahit na panay ang pangungulit ng kaniyang magulang na it's about time na magkaroon na siya ng sariling pamilya. Good morning, Sir Resty! Pagbati ng mga empleyadong naroon sa floor na yon, nang mapansin ng kanilang CEO, naglalakad sa pasilyong yon. Wala namang imik si Resty at tumango lamang ito. Weekly reports on my desk now. Tanging sambit nito habang naglalakad patungo sa kaniyang office. Pagpasok nga nito ay kaganyang sinarado ang pinto. Napakasuplado talaga nitong si Sir Resty, hindi man lang marunong umiti. Pabulong na sabi pa ni Myla. Suplado agad? Alam mo naman na napaka-workaholic niyang si Sir. Madaming iniisip yan kaya ganyan. Ikaw talaga? Tsaka ay super admire him nga dahil sa work ethics niya. Biruin mo, kahit CEO siya, he never comes late. On time lagi talagang binubusisi ang mga trabaho natin. Wika naman ni RHEALYN. Hay nako, si Sir Resty nga palang modelo mo ng pagiging magaling. Nararamdaman ko na magiging katulad ka niya. Singhal pa ng kaibigan. What's wrong with that? Basta maayos naman ang trabaho mo at wala kang tinatapakan na tao. Wala akong nakikitang masama doon. May pinagalitan na ba si Sir? Na-call out ang atensyon? Oo, dahil talaga namang dapat itama ang mali. Pero never siyang namahiya ng tao, no? He knows our boundaries then at very professional. Pagtatanggol naman ni RHEALYN. Sip-sip, Yearn! Oo na, ikaw na talagang mapupromote, bestie. Biro naman ni Myla. I am just telling the truth. Ikaw, ilang taon ka na din dito, hindi ba? Pero bakit hindi ka pa nagre-resign? Tanong naman ni RHEALYN. Dahil magandang compensation at okay naman ang trabaho. Hindi pa masyadong toxic. Sagot naman ang kaibigan. Exactly. Kasi magaling mag-manage sa Sir Resty ng company. Kaya halos lahat tayo dito, matatagal na, hindi ba? Kaya ibigay mo na kay Sir kung hindi masyadong namamansin. Nakangiting sabi naman ni RHEALYN. Hay nako, kung hindi lang dahil sa mga plano-plano mo sa buhay, iisipin ko na talaga na may crush ka dyan kay Sir Resty eh. Pagbibiro pa ni Myla. Tila namula naman si RHEALYN sa sinambit ng kaibigan. Totoo namang humahanga siya sa kaniyang boss. Humahanga siya hindi lamang sa physical nitong katangian, kundi pati din sa work ethics nito. Ngunit sa ngayon, ay hindi na muna niya yun pinagtutuunan ng pansin. Unang-una sa lahat, CEO yun na malabong magkagusto sa kanya. At ikalawa,
wala sa plano niyang ma-inlove sa ngayon. Magtigil ka nga dyan. Sa kakadaldal mo, lumamig na tuloy itong kape ko. Wika pa ni Realyn na halatang iniba ang usapan. Ang hilig-hilig mo talaga sa kape na yan, bestie. Parang walang araw na hindi ka umiinom ng kape galing dyan sa coffee shop sa tabi ng building. Pagpansin pa ni Myla. Iba kasi talaga ang lasa ng kape nila dyan. Talagang masarap at talagang magigising ka sa sipa. Biro pa ni Realyn. Yun naman ang nakahiligan ni Realyn. Ang kape mula sa isang coffee shop malapit sa kanilang opisina. Tuwing umaga ay madalas siyang dumaan doon para bumili ng kape. Ang hindi alam ng dalaga, ang kape ding yun ang babago at sisira sa nakaplano niyang mundo. Kinaumagahan nga bago mag-alas 8 ng umaga, ay dumaan muna sa nasabing coffee shop si Realyn. As usual, in-order niya muli ang paborito niyang kape, Caramel Macchiato. Good morning, Miss Realyn. Masayang pagbati ng baristang si Tonton. Same coffee? Good morning, Tonton. Yes, please. Same order. Caramel Macchiato. Grande. Hot. Thank you. Masayang tugon naman ang dalaga. Pagkaraan nga noon ay tsaka naman siya dumiretso sa kanilang opisina. Panibagong araw na naman. Mula sa kanyang desk ay nilagyan na niya ng X ang kalendaryo. Ilang araw na lang kasi ay i-announce na ng HR department kung sino ang magiging bagong marketing manager. Nananabik naman siya dahil alam niyang siya ang pinaka-qualified sa nasabing posisyon. Alam niyang dahil sa kanyang maayos na trabaho ay hindi siya mabibigo na ibibigay sa kanya ng kumpanyang yon ang matagal na niyang inaasam-asam na posisyon. Nang umagang yon, halos kararating pa lamang niya ay bigla namang dumating si Resty. Nagmamadali itong naglalakad sa pasilyo at nang matapat sa cubicle ni Realyn ay huminto ito sa paglalakad. Realyn, sa office ko, now. Sambit pa ng CEO. Good morning, sir. Yes po, sir. Kinakabahang tugon naman niya. Bakit kaya? Ito na ba yung promotion ko? Napaaga kaya? Nananabik na bulong pa niya. Ilang saglit lang ay sumugod nga si Realyn sa office ng CEO. Pagpasok na pagpasok niya ay kaagad tumambad sa kanyang isang folder na hawak na ni Resty. What is this? Kunot noong sabi ni Resty habang nakaabot sa kanya ang folder na yon. May proposal, sir, for our marketing plan for the first quarter. Nauutal na sabi ni Realyn. I know, pero please, inaral mo bang mabuti yan? Revise it. It's a complete trash, Realyn. Nag-ghosting ka ba dyan? May research ba yan? Sambulat ni Resty. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Realyn. Ang buong akala kasi niya ay sasabihin na nito ang tungkol sa kanyang promotion. Ngunit kabaliktaran pala nito ang kaniyang narinig. I am sorry, sir. Sige po, aayusin ko po. Nangangatal na boses na kumawala kay Realyn, tsaka inabot ang folder na yon. At tsaka siya na kayo kung umalis ng office ng CEO. Pagkaraan ay dumiretso naman siya sa CR. Doon ay binuhos niyang sama ng kanyang loob. Hindi niya napigil na maiyak. Hindi siya dismayado sa kanyang CEO, kundi sa kanyang sarili. Sumunod naman sa kanya sa loob ng CR ang kanyang kaibigan na si Myla. Bestie, okay ka lang ba? Ano bang sinabi sa'yo ni sir sa loob ng office niya? Masinsinang tanong ni Myla. Walang problema kay sir. I am so disappointed to myself. Pinasa kong proposal without even analyzing it. Akala ko okay na. Nakakahiya. Baka hindi na ako ma-promote nito. Malungkot na sabi naman ni Realyn. Yan ang nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Hindi kasi lahat naka-align sa plano mo eh. Wala kang option B, option C, and D. Akala mo, naaayon lang lahat sa plano mo ang lahat. Kaya ayan, pati sarili mo sinisisi mo. Learn to dance in the rain, bestie. Part ng buhay natin at ng trabaho natin na magkamali. Hindi naman tayo perfect. Sinserong paliwanag pa ni Myla. Hindi na ako mapupromote nito. Wika pa ni Realyn. Ang nega ha, buti nga binigyan ka pa ng chance to revise na sir eh. Kaya mo yan.
gamitin mo yung chance na binigay sa'yo na i-improve ang pinapagawa sa'yo. Pagpapahinahon pa ng kaibigan. Buti na lang nandyan ka, bestie. Salamat sa pagpapagaan ng loob ko. Sambit ni Realyn. Tsaka niya niyakap ang kaibigan. Oh, tama na. Gawin mo nang dapat mong gawin. But please, huwag mong pilitin kung hindi talaga kaya. Ang mahalaga, you do your best. Pahayag pa ni Myla. Naging positibo namang tinanggap ni Realyn ang pagkakamali niya. Tanggap naman niya ang mga sinabi ng kanyang CEO kung kaya naman pinagbuhusan niya ng buong maghapon upang i-revise ang kanyang proposal. Hindi talaga siya umuwi hanggat hindi naayos ang kanyang report. Nais niyang maging pulido at walang maipipintas ang kanyang CEO sa kanyang marketing proposal. Kinaumagahan, dating gawi. Muli siyang dumaan sa coffee shop. Maganda ang aura niya ng umagang yon. Very confident siya na maayos na ang kaniyang report. Good morning, Tonton. Siya na ang unang bumati sa barista. Oh, hi Miss Realyn. Nakaready ng kape niyo. Masayang tugon ng barista. Tsaka kinuha ang mainit-init pang kape at may note pa itong kasama. Oh, salamat. Hindi mo na talaga nakakalimutan ang favorite ko. Sambit naman ni Realyn, tsaka kumuha ng pera sa kanyang dalang wallet. Ay ma'am, bayad na po ito. May nagpabot po ng bayad ng kape niyo at may kasama pang note. Wika pa ng barista. Nagulat naman si Realyn at nagtaka. Sino naman kaya ang magbabayad ng kape niya at bakit alam nito na madalas siyang umorder ng kape? Sino? Tanong niya. Naku ma'am, hindi po nagsabi eh. Tugon ni Tonton. Sige, pag bumalik pakisabi na lang na thank you ha. Sambit pa niya at saka kinuha ang kape at ang note na may nakasulat na enjoy life, enjoy your coffee. Napakunot naman siya sa nakasulat na note na yon. Bahagya naman siyang kinilig at tila ba may kung anong saya ang naramdaman niya. Ngunit maya-maya naman ay biglang nagbalik sa kanyang isipan ang kanyang goal at ang kanyang mga plano. No love life muna. Focus ka muna sa goal, Realyn. Sabi pa niya sa kanyang sarili. Pagdating niya sa opisina, ay palaisipan pa din sa kanya kung sino kaya ang nagbayad ng kaniyang kape at sino ang nagbigay ng note na yon. Hindi niya maalis sa isip niya kung may bago na naman kayang nagtatangka na manligaw sa kanya. Bigla namang napadaan sa kanyang harapan si Justin na nooy kararating lang. Uy, Justin! Aminin mo nga, ikaw bang nagbayad ng kape ko sa coffee shop? Pagtawag ng pansin ni Realyn. Ha? Hindi ah. Nung binasted mo ako nung nakaraan, sinabi ko sa sarili ko, nakakalimutan na kita. Pagbibiro pa ng lalaki. Yung totoo kasi. Pagpipilit pa ng dalaga. Hindi nga ako. Tugon naman ni Justin at saka ito naglakad patungo sa kaniyang cubicle. Hindi na binigyang pansin pa ni Realyn ng kape na yon, bagkus ay nag-prepare na ito sa trabaho. Ayaw niyang gumulo pa ang isip niya. Nang araw ding yon, ay masayang masaya siya dahil natapos niya kagabi ang kaniyang marketing proposal. Maya-maya naman, ay dumating na ang kanilang CEO. Muli itong huminto sa kaniyang harapan. Realyn, to my office now. Sambit ni Resty. Good morning, sir. Yes po, sir. Nagulat naman si Realyn dahil doon. Sinend niya via email ang revised version ng hinihingi sa kanya. Hindi niya akalain na baka nabasa na kagad ito ng kanilang CEO. Kinakabahan naman siyang sumunod kay Resty patungo sa office nito. Pagdating nga doon ay naupo si Resty sa kanyang upuan. Sir, may mali pa din po ba sa proposal ko? Tanong ni Realyn. Wala naman. Actually kaya kita pinatawag dahil na-impress ako sa in-email mo kagabi. Magandang proposal mo. It's very doable and practical. I like it. Keep it up and congrats. Masayang sambit ng binata. Ito naman ang unang pagkakataon na makita ni Realyn na ngumiti ang kaniyang boss. Ito ang unang pagkakataon na makita niya na tila pala isang anghel ang mukha nito kapag lumalapat ang magandang ngiting iyon. Natulala naman ang ilang sandali si Realyn nang masilayan yon. Realyn? Sir, thank you po.
Thank you so much po. Nauutal na pagtugon pa ng dalaga. Pagkaraan nga noon ay masayang-masaya siyang bumalik sa kanyang desk. Doon ay naabutan niya ang kararating lang na kaibigan. Oh, bestie! Galing ka ulit sa office ni Sir Resty? Bulalas nito. Oo. Nakangiting tugon naman ni Rayalyn. Ano daw? Natuwa siya, bestie, sa ginawa ko. Kinikilig na tugon naman ni Rayalyn. Wow! Buti naman. Anong oras mo na natapos yung kagabi ah? Wika pa ni Myla. Napansin naman kagad ng kaibigan ang tila kakaiba sa mga ngiti ng kaibigan. Teka, bestie. Parang iba yung dahilan ng mga ngiti mo ah. Feeling ko hindi yan dahil sa proposal eh. Pagpansin nito. Masaya lang talaga ako, bestie, dahil natuwa si Sir Resty sa ginawa ko. Ibig sabihin, may chance pa ako para sa promotion ko. Nakangiting sabi pa ni Rayalyn. Yung totoo kasi, parang hindi naman tayo bestie niyan eh. Pangungulit pa ni Myla. Lumapit naman ang bahagya si Rayalyn sa kaibigan at saka mahinang sinabi na, nakita ko na ngumiti si Sir Resty. Nanlaki naman ang mga mata ni Myla. Oos, talaga? Oo, bestie. Sa sobrang tuwa niya sa pinasa kong reports, nakita ko siyang ngumiti kanina sa office niya. At eto ah, mas gwapo siya kapag nakangiti. Kinikilig na dugtong pa niya. Oh, ang puso mo. Mukhang nai-inlove na. Biro pa ni Myla. Hindi no. Natutuwa lang ako kay Sir Resty. Marunong palang ngumiti. Masayang tugon pa ni Rayalyn. Maya-maya naman ay napansin ng kaibigan ng note na yon na nasa kanyang desk. Oh, ano to? Enjoy life? Enjoy your coffee? Kanino galing to? Pag-usisa ni Myla. Ah, may nagbayad ng kape ko kanina tapos nag-iwan daw ng note. Hindi ko nga alam kung kanino galing eh. Sinabi lang ng barista na bayad na. At ayan na nga, nag-iwan pa ng note ang misteryosong tao na nagbayad ng kape ko. Paliwanag naman ni Rayalyn. Nako, mukhang may madadagdag na naman sa listahan ng babasta din mo ah. Biro pa ng kaibigan. Loka, hindi ko pa nga alam kung maniligaw eh. Tugon pa niya. Nang sumunod na araw sa pagdaan ni Rayalyn sa coffee shop na yon, ay muli na namang binayaran ng misteryosong lalaki ang kaniyang kape. At tulad kahapon, may note na naman ito na iniwan sa barista. Always follow your heart? Kanino na naman galing to? Pagtataka ni Rayalyn ng umagang yon habang nasa coffee shop. So nagbayad po ulit ng kape niyo, Miss Rayalyn? Tugon naman ni Tonton. Same guy bang nagbayad nito? Yung nagbayad kahapon? Pag-usisa pa niya. Ibang lalaki po pero ang sabi niya, katulad daw ng binili kahapon ng isang lalaki. Kaya po feeling ko, inutusan lang sila to pay for your coffee. Meaning baka isang lalaki lang ang naguutos sa kanila. Pahayag pa ng barista. Napakunot noon naman si Rayalyn. Nag-isip siya na bakit mag-uutos pa ito ng bibili ng kape para sa kanya. Nako, Miss Rayalyn, mukhang in love sa inyo yung secret admirer niyo ah. Nag-i-effort pa talaga ng bibili ng kape para sa'yo. Nakangiting sabi pa ng barista. Naging madalas pa ang mga panlilibre ng kape kay Rayalyn mula sa misteryosong lalaki. Tuwing umaga, ay bayad na ang kape niya at madalas pa na may note na kasama. Nadagdag na nga ito sa palaisipan ni Rayalyn. Hindi niya alam kung bakit nanlilibre ang misteryosong taong yon. Kung kaya naman isang umaga ay sinabihan niya si Tonton na barista na hindi niya tatanggapin ang kape kapag binayaran muli ito ng kung sino man. Sa totoo lang, ay ayaw na niyang ma-stress pa. Bukod sa madami siyang isipin, ay nakaka-distract din ito sa kanyang focus para sa promotion. Basta Tonton, kapag nag-utos uli kung sino mang Poncho Pilato yun para bayaran ng kape ko, huwag mo nang tanggapin ang bayad ha. May pera akong pambili ng sarili kong kape. Nung una kinikilig pa ako eh. Pero ngayon, natatakot na ako kung sino man yan. Kaya please, huwag mo nang tanggapin ang bayad please. Pakiusap pa ni Rayalyn. Okay Miss Rayalyn, next time hindi ko natatanggapin kung babayaran niya ulit ahead of time ang kape niyo. But can I make a suggestion? Sambit pa ng barista. Yes, ano yun?
usisa naman niya. Bakit kaya hindi kayo pumunta dito ng maaga para maabutan niyo yung inuutusan na bumili ng kape? Question pa ni Tonton. Oo nga no. Anong oras ba usually nagpupunta dito? Tanong pa ni Realyn. Around 6 a.m. po pero same sila ng statement kapag tinatanong ko. May lalaking mukhang mayaman daw ang nagpapaabot ng bayad for your coffee. Sabi pa ng barista. Okay, 6 a.m. tomorrow nandito na ako. Pahayag pa ng dalaga. Pero mukhang kilalang kilala kayo ma'am nang nanlilibre ng kape nyo, no? Alam kasi ang oras ng pasok nyo. Bukod pa sa alam ang paborito nyong kape eh. Wika pa ni Tonton. Kaya nga eh. Naku-curious na talaga ako sa kanya. Kaya bukas, I will make sure na makausap ko ang magbabayad ng kape ko at kakastiguhin ko talaga siya kung sino man ang naguutos sa kanya. Mariing sabi pa ni Realyn. Kung kaya naman kinabukasan, maagang maaga na nagtungo ang dalaga sa nasabing coffee shop. Hayon at naroon siya sa isang table malapit sa counter. Doon siya pumuesto para madali niyang maharang ang taong uutusang magbayad ng kape niya. Wala pang ang ilang minuto siyang nakaupo doon ay dumating na nga ang inutusang magbayad ng kape para sa kanya. Hello po, may nagpapabot lang po ng bayad ng kape na o-orderin ng babae na may pangalang Realyn Ordones. Tapos may pinapaabot ding sulat. Sambit ng lalaki. Nanlaki naman ang mata sa gilid na yon si Realyn. Hayo na nga ang taong hinihintay niya. Mabilis siyang tumayo sa kanyang kinaupuan at kinumpronta ang nasabing lalaki. Hoy mister! Sino nag-utos sa'yo na magbayad ng kape? Naiinis na sabi ni Realyn. Ah? Sino ka ba? Bakit? Pasinghal na tugon ng lalaki. Hoy lalaki! Ako lang naman si Realyn Ordones. Kape ko lang naman ang binabayaran mo. Masungit na tugon pa niya. Tila napahiya naman ng lalaki at ang mga alis na sana na ng kabigin ni Realyn ang braso nito. Hep hep! Hindi ka alis dito sa coffee shop na ito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang nag-utos sa'yo na bayaran ng kape ko. Pasigaw na sabi pa ni Realyn. Miss, pasensya na. Napag-utusan lang naman ako kanina habang naglalakad ako dyan sa Makati Avenue. Bigla na lang may isang lalaki na bumaba sa magarang sasakyan na nagsabi na bayaran ko daw ang order mo na kape. Tapos binigyan na ako ng 500 pesos. Eh mukhang driver lang naman yung nag-abot ng pera sa akin kasi naka-uniform. Parang inutusan din siya ng amo niya na nasa loob ng kotse. Paliwanag naman ang lalaki. Binitawan ni Realyn ang braso ng lalaki na tila ba nakumbinsi siya sa sinabi nito. Namukhaan mo ba yung sasakyan? Natandaan mo ba yung plate number? Babalikan mo pa ba? Magkikita pa ba kayo? Pag-usisa pa ng dalaga. Nako, malabo na yan. Pag-abot sa akin ng pera, umalis na din kagad sila eh. Eh hindi ko na rin naplakahan. Pero tanda ko yung sasakyan. Isang magarang Porsche. Sambit pa ng lalaki. Okay, basta pera talaga. Nasilaw kagad sa 500. Sige na, alis ka na. Pasinghal na sabi ni Realyn. Bumaling naman ito sa barista na si Tonton na noon naman ay nakamasid lamang sa eksena. Hindi ko na kukunin yung kape na yan. Sa'yo na lang. Nawala na ako ng gana. Bulalas pa ng dalaga. Sige na Tonton, maunan na ako sa office. Sabi pa ng dismayadong si Realyn. Teka lang Miss Realyn, yung note ba? Hindi mo kukunin? Pahabol ni Tonton. Tsaka nito inabot ang papel na yon. Kinuha naman yon ng dalaga tsaka binasa. Love comes at the right moment, with the right person. Mas lalong naging palaisipan patuloy yon kay Realyn. Kasunod nun ay nagtungo na siya sa kanilang opisina. Habang naglalakad siya patungo sa main entrance, ay sakto naman na nakita niyang pumapasok sa parking area ang isang magarang Porsche. Napakunot-noo siya. Naisip niyang sinabi ng lalaki kanina, ang madalas na nagbabayad ng kanyang kape at nagpapadala ng mga notes ay nakasakay sa isang luxury car. Hinabol niya ng tingin ang papasok na kotse at sinipat kung sino ang nasa loob ng sasakyan. Ngunit sa kabilang banda, naisip din niyang maraming mayayamang tao sa Pilipinas ang may Porsche. Kaya naman, nagkibit-balikat na lamang ito. Hay nako, Realyn,
tanggalin mo na sa isip mo ang misteryosong lalaki na nagbabahid ng kape mo. Focus ka sa goal. Focus. Focus. Sabi pa niya sa kanyang sarili at saka ito pumasok sa loob ng mataas na gusaling yon. Maya-maya naman ay isa na namang lalaki ang tumawag sa pangalan niya. Miss Realyn. Realyn Ordones. Sambit ng lalaki na may daladalang bouquet of flowers. Nilingon niya ang lalaki at napakunot noo. Nilingan niya ang paligid at saka tinuro ang kaniyang sarili. Ako yun. Bakit po? Sambit naman niya na puno ng pagtataka. Lumapit sa kaniyang lalaki at saka inabot ang magagandang pulang rosas na yon. Ma'am, delivery po. May nagpapabigay po. Sabi pa ng lalaki. Sigurado ka ba na sa akin to? Pagdadalawang isip pa niya. Sabi niyo po kayo sa Realyn Ordones, di ba? Di sa inyo nga po yan. Pambabara pa ng delivery man. May pagka-antipatiko ka din kuya no? Masungit na sabi naman ng dalaga at saka kinuha ang bouquet na yon. Pagkaalis ng lalaki, ay tinignan niya ang laman ng card na kasama sa bouquet. Love comes at the right moment with the right person. Kaparehong quote nito ang binigay sa kanya sa coffee shop. Meaning, iisang tao lang ang nagbabayad ng kape ko at ang nagpadala nito. Mas naging palaisipan pa lalong sumunod na nangyari. Mukhang ang nag-level up pa ang misteryosong lalaki at ngayon nga ay nagpadala na ng bulaklak. Nang araw na yon, ay kagad naman kunento ni Realyn sa kanyang kaibigan ang mga nangyari kanina. Ayaw na sana niyang ungkatin pa ngunit talaga namang ito ang bumabagabag sa kaniyang isipan. Bestie, hindi kaya competition mo yan dito sa office? Gustong madistra ka para hindi mo masyadong galingan? Bulong ni Myla. Gagi, sino bang naka-Porsche dito sa atin? At sinong mag-uubos ng pera para bilhan ako ng kape parate? Tugon naman ang dalaga. Hindi naman pwedeng si Justin dahil hindi naman siya masyadong nakakaangat sa lipunan. Sambit pa ni Myla. Isa lang naman ang alam ko na naka-Porsche dito. Si... Maya-maya ay bigla namang naglakad sa kanilang harapan ang kararating lang nilang CEO. Nakatingin lamang ito sa mga bulaklak na yon na nasa desk ni Realyn. Pagkalampas nito sa kanilang cubicle, ay kagad itong pumasok sa kanyang room at nagsara ng pinto. Si Sir Resty! Sabay na sabi ng dalawa. No. Erase. Hindi totoo yan, bestie. Malayong mangyari. Napapailing-iling na sabi pa ni Realyn. Paano mo naman nasabi, bestie? Sa totoong nagmamahal, walang imposible. Bulalas pa ni Myla. Bestie, wala kaming connection ni Sir. Bukod sa mga times na pinapatawag niya ako sa office niya. Wika naman ni Realyn. Maya-maya naman ay biglang sumilip sa pintong iyon ng kanyang opisina si Resty. Realyn, come here. Utos nito habang nakatingin sa dalaga. Mabilis naman na tumayo sa kanyang cubicle si Realyn at saka nagtungo sa opisina ng binata. Yes po sir. Mahinang tugon ni Realyn. Aalis tayo. Sambit ng lalaki habang nilalapag ang dala nitong laptop sa kaniyang desk. Ha? Saan po tayo pupunta, sir? Pagtataka naman ni Realyn. Approve ko ng proposal mo. And now, imi-meet natin ang mga clients. Much better if you are with me, para maipresent mo ng maayos. Dire-diretsong sabi ni Resty. Tila hindi pa na-process kagad ng utak ni Realyn ang sinambit ng kanyang boss. You mean, sir, ang proposal ko nang gagamitin natin para sa mga print ads and TV commercials? Gulat na sabi ng dalaga. Isang matamis na ngiti naman ang iniwan ni Resty. Yes. Napanganga naman si Realyn at tila ba nais niyang sumigaw dahil sa lubos na kasiyahan. Pwede kang sumigaw or tumili kung gusto mo. Sabi pa ng CEO. Talaga sir? Titili talaga ako! Pangahamon ni Realyn. Go! Napatili nga si Realyn habang napatalon pa. Thank you so much, sir! This project really means to me!
You did great, RHEALYN. Keep up the good work. Masayang sabi pa ni Resty. Thank you po talaga! Pag-uulit pa ni RHEALYN. Okay, so let's execute your proposal. Shall we go? Tanong pa ng binata. Let's meet the client, sir. Nang mga sandaling yon, ay nawala naman ang mga agam-agam ni RHEALYN patungkol sa misteryosong lalaki. Masayang masaya siya dahil sa tingin niya ay malapit nang maisakatuparan ang kaniyang promotion. Once na ma-execute ng maayos ang kaniyang proposal, sigurado na siya ang magiging marketing manager. Takang-taka naman ang lahat ng mga empleyado sa floor na yon nang magkasabay na lumabas sa room na yon si Resty at RHEALYN. Sinusundan nila ng tingin ng dalawa hanggang sa pagpasok ng mga ito sa elevator. Nang makapasok sila sa loob ng elevator na yon, ay tila naman may malaking wall sa pagitan nilang dalawa. Tila ba nagkakailangan bigla ang dalawa? Hindi sila nag-uusap at nagpapansinan habang pababa ang elevator patungo sa parking area. Maya-maya naman ay binasag ni Resty ang katahimikan. So, I saw some flowers in your desk kanina. May boyfriend ka na? Tila kung saan naman nanggaling ang tanong na yon ng binata. Napalunok na lamang si RHEALYN sa tanong na yon. Ha? Sir? Wala po. May nagpadala lang ng mga bulaklak. Nauutal na tugon naman ang dalaga. Oh, I see. Siguro marami kang manliligaw, no? Pilit ngiting sabi pa ng binata. Naku sir, wala dyan ang focus ko ngayon. Nasa trabaho po. Sabi pa ni RHEALYN. Oh, bakit naman? Distraction bang pagkakaroon mo ng boyfriend? Pagtataka pa ng binata. Oo sir eh, baka hindi ako makafocus. Alam niyo naman sir, waiting ako sa promotion. Napangiting sabi pa ng dalaga. I believe in you, RHEALYN. Makukuha mo yan basta ma-implement mo lang ng maayos itong proposal mo. Anyway, mahilig ka talaga sa kape, no? Out of nowhere, binabalik talaga ni Resty ang mga tanong sa personal na buhay ng dalaga. Nagulat naman si RHEALYN sa tanong na yon ng CEO. Paano nito nalaman ang pagkahilig niya sa kape? Observant nga lang ba ito? Yes sir. It keeps me awake po kasi at energized. Pilit ngiting sabi pa niya. Oh, I see. Kaya pala madalas kang umorder dun sa coffee shop sa tabi ng office. Sabi pa ng binata. Sa mga salitang yun naman tila nagulantang si RHEALYN. Paano nito nalaman ang mga bagay na yon? Bakit alam nito ang daily routine niya bago pumasok ng opisina? Maya-maya pa'y bumukas na ang pinto ng elevator. Ginabayan ni Resty na maunang lumabas si RHEALYN habang pinaprocess ng dalaga ang mga huling binitawang salita ni Resty ay sumunod na lamang ito sa binata. Naglakad sila sa parking floor na yon at doon ay nakita nga niya ang magarang Porsche ni Resty. Mula naman sa driver's quarter ay mabilis na lumapit ang driver nito. Good morning ulit sir. Hi Ma'am RHEALYN, ang ganda niyo po pala talaga sa personal. Pagsambulat naman ng driver. Hindi pa man napagtatanto ni RHEALYN ang mga tinura ni Resty, ay dumagdag pa ang sinabi ng driver. Napakunot noo siya. Bakit ako kilala nito? Eh ngayon lang kami nagkita. Napansin na lamang niya na nagsasaniyasan ang mag-amo. Nakikwento ko kasi kayo kay Kuya Ernesto. Kapag nababagot ako dahil sa traffic. Mabilis na depensa naman ni Resty. Ay, opo tama Ma'am RHEALYN. Lagi po kayong kunikwento ni Sir Resty. Napatigil naman ito sa pagkukwento at napatingin sa nakatitig sa kanyang amo nito. At yung iba niyo pa pong mga kaopisina ma'am? Pilit ngiting sabi pa ng driver. Tayo na Kuya Ernesto. Hatid mo kami sa alabang. Sambit ni Resty. Mas lumawak pa ang naging palaisipan kay RHEALYN. Ang dami niyang isipin ngayong araw. Mga tanong na hindi pa man nasasagot ay nadadagdagan pa ng iba't ibang bagong tanong. Binuksan ni Resty ang pinto ng kotse sa likod at inalalayan na makapasok si RHEALYN. Gentleman naman ni boss? Sa isip pa ni RHEALYN. Habang nasa loob sila ng kotse ngayon,
Doon naman nagkaroon ng idea si RHEALYN. Hindi kaya ang kanyang CEO ang kanyang secret admirer? Ngunit sa kabilang banda, parang malabo itong mangyari dahil hindi siya nakakaramdam ng kahit anuman mula kay Resty. Gayunpaman, posible din naman na siya nga ang misteryosong lalaking yon. Naging laman ng isipan ni RHEALYN ang pagkakaalam ni Resty tungkol sa paborito niyang kape, ang madalas niyang pagtungo sa coffee shop tuwing umaga, ang kotse din itong Porsche. At ito nga, paano siya nakilala ng personal driver nito gayong hindi pa nga sila nito nagkikita? Natapos nga ang meeting nila sa kanilang client sa Alabang ng umagang yon at nagustuhan ng mga kliyente ang presentation ni RHEALYN. Approve kagad ang kaniyang proposal. Na-close ni RHEALYN ang tumataginting na 500 million contract. Walang pagsidla ng kaligayahan ni RHEALYN ng mga sandaling yon. Gayon din naman ang kanilang CEO na personal pang nakipagkita sa kanilang VIP clients. Hindi niya rin lubos maisip na sa unang negotiation ay makuklose kagad ni RHEALYN ang deal na yon. Pagkaraan ng meeting nila, pabalik na sana sila sa office nang biglang magiya si Resty na mag-celebrate ng kanilang tagumpay. Congratulations, RHEALYN. You have proved na deserve mo talaga ang marketing head position. I am so impressed with you. Pagpuri sa kanya ni Resty. Thank you din, sir. Kung hindi dahil sa leadership niyo, hindi ko naman ma-achieve to. Thank you for being my role model, sir. Mababang loob na sabi naman ni RHEALYN. Natawa naman si Resty sa sinambit ng dalaga. Role model? Ako? Bakit? Kasi sir, di ba usually kapag CEO na, nag-a-approve na lang. Decision making na lang mga ganyan. Pero kayo po sir, very hands-on sa aming lahat. You make sure na lahat ay nagpa-function. As a CEO, on time din kayong palagi. And very transparent po kayo sir sa amin. Kaya nga po sir, walang nagre-resign sa company dahil magaling po kayong CEO. And yun lang sir, konting smile lang siguro. Sambit pa ni RHEALYN. Mas natawa pa si Resty sa huling tinura ng dalaga. Ganun ba? Okay, pasensya na. Marami lang ako laging iniisip. But to be honest with you are an exemplary employee. You are so professional. You are very dedicated sa trabaho and very hardworking. But RHEALYN, keep it balanced ha. Dapat may social life ka pa din. Work-life balance dapat. Paalala pa ng CEO. Napangiti naman si RHEALYN sa sinambit ni Resty. Thanks for reminding, sir. Anyway, we should celebrate. Kuya Ernesto, diretso tayo ng Tagaytay. Utos pa ni Resty. Tagaytay? Naun na ba yan, sir? Gulat na sabi naman ni RHEALYN. Yes, the success must be celebrated. Tugon naman ni Resty. Nagpunta nga sila sa Tagaytay at doon sa isang very fancy restaurant ay nag-lunch out ang dalawa. Napakaganda nga ng lugar na yon. Tanaw na tanaw ang majestic view of Taal Lake and Taal Volcano habang napapaligiran ang buong restaurant ng mga namumulaklak na mga red roses. Pina-reserve ni Resty ang buong restaurant kung kaya naman silang dalawa lamang ang naroon. Pilit mang pinipigil ni RHEALYN ngunit talaga namang kinikilig siya sa gesture ng kaniyang CEO. Pakiramdam nga niya ay nagdi-date silang dalawa. Sa pagkakataong ito, isinantabi muna ni RHEALYN ang kaniyang mga plano. Hindi na muna niya inisip ang kaniyang to-do list. Sa halip ay in-enjoy niya ang moment na yon. Sa pagkakataong yon, tila hinayaan niyang tumibok ang kaniyang puso. Doon niya napagtanto ang mga qualities ni Resty. Guwapo, maasahan, supportive boss, very smart and very humble. Ngayon nga'y napatunayan pa niya na gentleman din ang lalaki. Sa mga qualities na ito, tila ba lumambot ang puso ni RHEALYN? Tila ba hindi na niya naiisip ang plano niyang wala munang love life? Hindi muna siya iibig dahil sa tingin nga niya ay magiging distraction ito sa kaniyang karera. Ngunit kapag dumating pala ang tamang tao, hindi muna mapipigil ang tawag ni Cupido.
Habang kumakain ang dalawa, ay mas nakapag-usap pa ng masinsinan ang mga ito. Hindi naman hinayaan ni Resty na puro trabaho ang kanilang pag-usapan ng sandaling yon. Doon nga ay nagbahagi ang lalaki ng kanyang personal stories. Kung paano siya bilang anak, kung paano siya pinalaki at kung paano niya mahal na mahal ang kanyang mga magulang. Naikwento din ito ang kanyang steps to success. Dahil nga dito ay mas lalo pang naging magaan ang loob ng dalaga sa CEO. Eh, love life, sir. Wala ka bang girlfriend? O napupusuan sa ngayon? Pag-uungkat pa ni RHEALYN. Namula naman bigla si Resty sa tanong na yon. Wala eh. Wala pang nagkakamali. Biro pa ng gwapong CEO. Oos, sa itsura mong yan, sir? Imposible ah. Natatawang tugon naman ni RHEALYN. Natawa din naman si Resty. Actually, wala akong love life. Nagkaroon ako ng girlfriend 4 years ago but we fell out of love. But we are okay now. Hindi lang talaga siguro kami para sa isa't isa. We have indifferences. At dahil doon parang hindi na nag-work eh. Kaya we decided to part ways. Paliwanag pa ni Resty. Ikaw, wala ka bang love life? Nako sir, zero. Hindi ko kasi priority sa ngayon. Hindi naman siguro lingid sa inyo sir na I am aiming for marketing manager position. Kaya dun talagang focus ko ngayon. Sambit naman ni RHEALYN. Pero kapag promoted ka na, mag-i-entertain ka na ng maliligaw? Tila ba kung saan hinugot ni Resty ang tanong na yon. Napatigil naman sa pagkain si RHEALYN sa tanong na yon. Ha? Pwede sir. Pwede na siguro. Pero sa plan ko kasi, after 4 years pa sana ako magbo-boyfriend. Pilit ngiting sabi pa ng dalaga. 4 years pa? Bakit? Halata naman ang pagtataka sa mukha ni Resty. Madami pa kasi akong plan sir eh. Gusto ko kapag settle ng lahat sa buhay ko, tsaka ko naiisipin ang love life. Tila bumagsak naman ang balikat ni Resty ng mga sandaling yon. Tila ba nalungkot ito sa sinabi ng dalaga. Pero paano kapag dumating na ang tamang tao para sa'yo? Paano kapag biglang tumibok ang puso mo? Love comes at the right moment, with the right person. Dito naman tila nabuo ang puzzle na bumabagabag kay RHEALYN. Ang huling katagang iyon ay ang siyang nakasulat sa natanggap niyang bulaklak. Tila ba panaginip ang lahat kay RHEALYN? Hindi niya lubos maisip na ang kanilang CEO, ang bilyonaryong si Resty, ay iibig sa kanya. Maya-maya pa ay sinsero siyang tingnan ng binata. Ang mga tingin nito ay tila ba nangungusap. RHEALYN, alam kong maraming tanong sa isip mo ngayon. Alam ko na marami kang bagay na gustong malaman. Alam ko na marami ka ng haka-haka. And I will not deny. Mahal kita, RHEALYN. Mataimtim na pagtatapat ni Resty. Nagulat, nabigla at napanganga si RHEALYN sa mga pinagtapat ni Resty sa kanya. Totoo nga ang kanyang hinala. Malamang ay kay Resty nga galing ang bulaklak na yon at ang siyang madalas man libre sa kanya ng kape tuwing umaga. Speechless si RHEALYN. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa sinabi ni Resty. I know naguguluhan ka. At marahil hindi mo alam na may gusto ako sa'yo. Marahang kinuha ni Resty ang kamay ng dalaga na nakapatong sa lamesang yon. It all started when you were still new in the company. Unang kita ko palang sa'yo nun. Tinamaan na yata ako kagad. Hanggang sa araw-araw kitang nakikita sa cubicle mo. Napansin ko na kakaibang sayang nararamdaman ko sa tuwing nakikita kita. Pinilit kong iwasan ang feelings na yon dahil ayaw ko din makasagabal ito sa pagpapaunlad ng kumpanya. Pero every time I see you, gumagaan ang pakiramdam ko. Ang mga simpleng good morning mo sa akin, it always makes my day. Pasensya na kung minsan umiiwas ako pero yun ang way ko para pigilan ang nararamdaman ko. Pero kabaliktaran ang nangyari. Mas nahuhulog ako sa'yo, araw-araw. Nasubaybayan ko kung gaano ka kadedicated sa trabaho. Nakita ko lahat ng hard work mo. Nakita ko kung paano ka makisama sa office.
marinig ko lang ang boses mo, masaya na ako. Until one day, nakita ko ang intention mo for a higher position. Alam ko na you will be very busy. Kaya naman ayokong maging distraction sa'yo. Kaya naman para maramdaman mo na there's someone na handang mag-support sa'yo. Ako na ang nagbabayad ng kape mo every morning. Yes, I know na madalas ka sa coffee shop na yon. From afar, pinagmamasdan lang kita. Natatakot akong lumapit sa'yo dahil wala akong lakas ng loob na magtapat sa'yo. Alam ko na marami ka na ding binasted and I am scared na baka masaktan lang din ako. Pero ngayon, dumating na ako sa point na okay lang kung ano man ang maging tugon mo sa pagtatapat ko, RHEALYN. Mahal kita. Mahal kita. At hindi ako maghihintay ng anumang kapalit. Sinserong pagtatapat pa ni Resty sa dalaga. Halos maiyak naman si RHEALYN sa mga sinambit ng kaniyang CEO sa kaniya. Tila ba nalusaw ang puso niya sa mga sunod-sunod na sinabi nito. Hindi talaga niya napansin ang mga lihim na pagsulyap nito sa kanya sa kanilang opisina. Hindi niya namalayan na unti-unti na pala itong nahuhulog sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni RHEALYN ang kaniyang sasabihin kay Resty. Alam niyang sa kaibuturan ng kanyang puso na iba ang tibok nito para sa lalaki. Ngunit ayaw niyang magpadalos-dalos ng desisyon. At isa pa, wala sa kanyang plano ang pakikipagrelasyon sa ngayon. Sir, masyado naman akong nabigla sa mga sinabi mo. Hindi ako prepared dyan. Pilit ngiting sabi ni RHEALYN. Marahan niyang tinanggal ang kamay ng binata na nakapatong sa kaniyang kamay. Sir, sana po huwag niyong masamain. Wala akong masabing masama sa'yo. Lahat ng qualities ng isang perfect gentleman na sa'yo na. Guwapo, mabait, matalino, gentleman. Pero hindi pa ako makapagbibigay ng sagot sa mga pagtatapat mo, sir. Tulad nga po ng sinabi ko, hindi pa ako handa sa ngayon sa pakikipagrelasyon. Sana sir maintindihan niyo. Taus-pusong paliwanag naman ni RHEALYN. I understand. Alam ko na nagulat ka sa mga sinabi ko. Hindi din ako nag-expect ng sagot sa'yo ngayon. At alam ko na marami ka pang plano sa buhay mo. Gusto ko lang masabi ang lahat ng ito dahil hindi ko na kayang pigilan ng nararamdaman ko para sa'yo. Alam ko din ang priorities mo sa ngayon. Don't worry. Hindi ito makaka-apekto sa promotion mo. You have all the qualities of a deserving marketing manager. Pero RHEALYN, handa akong hintayin ka. Hihintayin ko ang araw na handa ka ng magmahal. Sincere na sabi pa ni Resty. Ngumiti naman si RHEALYN. Nakahinga siya ng maluwag. Doon ay napagtanto niya na kung gaano kabait si Resty. Kahit CEO ito, hindi nito pinilit ang dalaga. Bagkus ay handa pa itong maghintay sa kanya sa panahong handa na siyang makipagrelasyon. Maraming salamat sir sa pag-unawa. Nakangiting sabi ni RHEALYN. And one last request. Baka naman kapag magkasama tayo, Resty na lang ang itawag mo sa akin. Sambit pa ng CEO. Okay sir, ay este. Okay Resty. Naiilang, natugon naman ng dalaga. Kinagabihan ay hindi pa din maalis sa isipan ni RHEALYN ang mga pinagtapat ni Resty. Dito niya na-realize ang lahat-lahat. Ang mga nakaw na tingin sa kanya ng CEO sa office at ang simpleng ngiti nito sa kanya at ang pagiging misteryosong lalaki nga nito na nagbabayad ng kaniyang kape sa coffee shop. Sa pagkakataong ito, naungkat naman ang pinipigil na paghanga ni RHEALYN sa kaniyang CEO. Sinara na kasi niya ang kaniyang puso. Ayaw niyang maging distraction ito. Ngunit sa dahil sa pagtatapat na ni Resty, tila ba muling nagbukas ang kaniyang puso. Tila nagising ang paghanga niya sa kaniyang boss na pinilit niyang labanan noon pa man. Maya-maya naman ay biglang sumulpot sa kaniyang bahay si Myla, ang kaniyang kaibigan na humahangos pa. Hindi talaga ako satisfied, bestie. Sa telepono mo lang kunikwento ang lahat. Nakakaloka ka? Hindi ka na nagbalik ng office kanina after nung umalis na si Resty. Gusto ko lang marinig straight from you ang mga sinabi mo kanina sa telepono. Sambit pa ng kaibigan. Si Sir Resty,
ang misteryosong lalaki na nagbabayad ng kape ko at nagpapadala ng mga quotations. Siya din ang nagbigay ng bulaklak. At kanina sa Tagaytay, nagtapat ng totoo niyang nararamdaman para sa akin. Ay! Grabe! Isang bilyonaryong CEO ang nagkagusto sa'yo, bestie. Ibang level na yan. Hindi lang basta CEO si sir. Gwapong CEO! Anong gayuma mo, bestie? Sambit pa ni Myla. Pero yun nga, nagtapat din ako sa kanya. Sabi ko hindi pa ako ready sa ngayon. Hindi pa ako ready sa commitment dahil alam mo namang nakaplano ang lahat sa akin, hindi ba? Paliwanag pa ni Realyn. Ay, ewan ko sa'yo, be. Bakla ka. Isang CEO na yun, oh. Yung bilyonaryo at gwapong CEO na yun. Bastard pa din? Umamin ka nga, bestie. Tibuli ka ba? Bakit wala kang nagugustuhan sa lahat ng lalaking naliligaw sa'yo? Pasinghal na sabi ni Myla. Grabe naman. Hindi ba nga hindi pa ito ang tamang panahon sa pakikipagrelasyon? According sa mga plans ko, after 4 years pa ako pwedeng mag-love life. Paliwanag naman ni Realyn. Alam mo, malalaka na talaga. Ang pag-ibig, hindi yan pinaplano, te. Bigla-biglang dumarating yan. Hindi ikaw ang nagtatakda ng destiny mo. Kung will na ni Lord na mag-jowa ka, go! Huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Pagtatapat naman ang kaibigan. Love comes at the right time with the right person. Mahinahong sabi pa ni Realyn nang maalala ang quotation na yon. Sa mga sinambit ng kanyang kaibigan, tila ba natauhan siya. Totoo naman, si Lord ang magtatakda ng mga mangyayari sa atin. Hindi natin pwedeng hadlangan ang nakalaang mangyayari sa atin. Wala sa kanyang planong umibig sa ngayon. Ngunit paano kung ito ay destiny niya, ang mainlove din sa kaniyang CEO. Kinabukasan, late pinapasok ng office si Realyn. Pinadaanan pa kasi sa kaniyang isa sa kanilang mga suppliers. Halos pasado 10 na siya nakarating ng office. At sa kaniyang pagdating, ay nasurpresa siya dahil sa malaking banner na nakadikit sa pader na iyon. Mabilis naman na bumati ang mga empleyado kasabay ang pagbukas ng party poppers na kinagulat pa ni Realyn. Congratulations! Sabay-sabay na sigaw ng mga katrabaho niya. Kasunod ay inabutan siya ng cake at mga bulaklak. Sumunod na lumapit naman sa kanya ang kanina pa nakasubaybay na CEO. Congrats, Realyn. You are now our new marketing manager. Masayang pagbati ni Resty. Hindi naman makapaniwala si Realyn sa magandang balitang yon. Sa wakas, natupad na din niya ang kaniyang pangarap. Thank you, sir. Thank you. Naiiyak na sabi pa niya tsaka siya bumaling sa mga katrabaho. Kaya pala kung inutusan niyo sa suppliers, may paandara pala kayo? Thank you, guys. Sambit pa niya. Hayun na nga at na-promote na si Realyn, isa na siyang ganap na marketing manager ng kanilang kumpanya. After all the hard work, nagbunga na din ang matagal na niyang inaasam-asam na promotion. Isa na naman sa kanyang checklist ang natupad. Dahil nga dito, madali na niyang maisa sa katuparan ang kanyang susunod na mga goals sa buhay. Gayunpaman, wala namang kinalaman si Resty sa promotion na yon. Talaga namang deserving si Realyn sa posisyon. Ilang buwan niyang pinagtrabahuhan upang makamit yon at saksi si Resty sa mga pinagdaanan niya. Proud na proud ang CEO sa kanya. Nasubaybayan niyang unti-unting pag-progress ng karera ni Realyn sa kaniyang kumpanya. From a simple office assistant, naging executive assistant siya hanggang sa maging bahagi ng marketing team bilang marketing associate at ngayon ay isa na siyang marketing manager. Nakakabilib naman talaga ang determinasyon ni Realyn. Isa siyang halimbawa ng taong kung tiyaga, talaga namang may nilaga. Napagtagumpayan niya ang kanyang sariling pagsubok. Nang mga sandaling yon, naging bukas naman si Resty sa panliligaw sa dalaga. Hindi naman siya umaasa na mahalin ang ganoon kabilis ni Realyn. Handa siyang maghintay kahit gaano man katagal. Handa niyang hintayin kung kailan bubuksan ng dalaga ang kaniyang puso para sa kanya. Naging masugid sa panunuyo si Resty ng mga sumunod pang araw. Madalas,
ay siya nang naghahatid ng kape sa dalaga. Madalas din ay nagbibigay ito ng mga bulaklak at mga tsokolate. Pero syempre, hindi mawawala ang mga inspirational at motivational quotes na nakagawian na niyang ibigay sa dalaga. Naging motivation pa nga ni Resty ang dalaga. Mas naging prosigido pa ito sa pagtatrabaho paano nga naman ay bukas na pag-ibig nito para kay Raylin. Sa araw-araw, naging encouragement ni Resty ang dalaga. Makita lamang niya si Raylin ay masaya na siya. Dahil naman sa pagiging marketing manager ni Raylin, ay mas napapadalas din ang pagsasama nila. Sa tuwing may operations meeting, sa tuwing may on-site at client visit at sa tuwing may business gathering. Dahil dito, ay mas napapalapit pa ang loob ng dalawa sa isa't isa. Doon mas na-realize ni Raylin kung gaano kabuting tao si Resty. Maalalahanin din ito at lagi siyang sinasaalang-alang. Sa pagkakataong ito, ay nahulog na nga ng tuluyan ang loob ni Raylin sa binata, sa kaniyang CEO, sa bilyonaryong si Resty. Wala nga ito sa kaniyang plano ngunit totoo nga na darating talaga sa punto na mai-inlove tayo nang hindi natin inaasahan. Isang araw nga ay magkasama sa isang client meeting ang dalawa. Maganda ang naging negotiation nila sa mga kliyente. At sa katunayan ay na-close na naman nilang isang 1 billion peso deal. Dahil doon ay si Raylin na nga ang nagyayasa CEO para sa isang celebration. Ano sir? Ay este, Resty. Celebrate tayo? Sagot ko na. Pagyaya ni Raylin. Bilib na bilib talaga ako sa convincing power mo. Biruin mo, na-close mo yung deal na yon sa mga Japanese clients. Kaya mas nai-inlove ako sa'yo everyday eh. Malambing na sabi pa ni Resty. Bulero ka din eh. Halika na. Celebrate na natin yan. Ako nang taya. Masayang sabi naman ni Raylin. Sure ka? Oo nga. Bahala ka. Baka magbago pa ang isip ko. Sambit pa niya. Pero kumakain ka ba sa hindi masyadong fancy restaurant? Okay lang ako kahit saan. Basta kasama kita. Tugon naman ni Resty. Napakabulero talaga. Halika na nga. Natatawang sabi pa ng dalaga. Nagpunta ang dalawa sa isang restaurant sa Makati. Lingid sa kaalaman ni Resty, ay nagpa-reserve na pala ang dalaga para sa kanila. Oh, nagpa-reserve ka na pala dito. Oo, kasi alam ko na makuklose natin ang deal. Kaya kahapon pa lang, nagpa-reserve na ako. At saka, may importante rin akong sasabihin sa'yo. Panimula pa ng dalaga. Importanteng bagay? Nagtungo ang dalawa sa table na yon na pinareserve ni Raylin. Nang makaupo, ay umorder na kagad sila ng makakain. Raylin, ano bang importanteng bagay yon? Hindi ako mapakali kanina simula nung nabanggit mo yon. Huwag mong sabihin na magre-resign ka. Nakaka-distract na bang panliligo ko sa trabaho mo? Or kailangan mo ba ng salary increase? Kinakabahang tanong pa ni Resty. Chill ka nga lang dyan. Hindi ako magre-resign, no? Pero yung salary increase? Kung okay lang naman sa'yo, why not? Joke lang. Biro pa ng dalaga. Ano nga yun kasi? Pangungulit pa ni Resty. Una, I just want to say thank you dahil malaking tulong talaga na mabait ang boss sa trabaho. Hindi ko akalain na magiging inspiration kita sa work. At thankful ako kasi unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ko. Hindi lang sa family ko, kundi pati na din sa akin. Ngayon nga na nakakuha na ako ng sarili kong bahay at sasakyan, ready na akong buksan ang puso ko. Akala ko noon, hindi posibleng pagsabayin ng dalawa, ang career at love life. Pero pinatunayan mo sa akin na posible pala. Nakita kita kung paano ka kadedicated sa trabaho bilang CEO. And at the same time, napakatiyaga mo sa panliligaw sa akin. Thankful din ako. Dahil totoo nga na minsan, nagiging pressure sa atin ang life plan natin and to-do list natin. Tulad nga ng sinabi ni Myla, hindi ko na-enjoy ang simple things in life kasi nakafocus lang ako palagi sa plano ko. Simula nang maging close tayo, unti-unti kong tinanggal ang pag-note sa kalendaryo ko. It's all because of you.
I realize na hindi pala material na bagay ang magpapasaya sa atin, kundi ang mga taong nagpapahalaga sa atin. Every day I realize how lucky I am. Dahil nandiyan ka palagi sa tabi ko, Resty. Salamat sa matyaga mong paghihintay sa akin. Salamat dahil hindi ka bumitaw. Salamat dahil hindi ko naramdaman na mas mataas ang estado mo kaysa sa akin. Mahal kita, Resty. Mahal na mahal kita, sir. Naiiyak na sabi pa ng dalaga. Hindi naman makapaniwala si Resty sa kanyang mga narinig. Ito na nga ang araw na hinihintay niya. Ang araw na sasagutin na siya ng babaeng kanyang pinakaiibig-ibig. Nanlaki ang mga mata niya sa pagtatapat ni RHEALYN sa kanya. Totoo ba yung naririnig ko? Mahal mo din ako, RHEALYN? Nauutal na sabi pa ni Resty. Yes, I love you. Masayang tugon naman ng dalaga. I love you. I love you, RHEALYN. Tuloy na ngang naiyak si Resty. Lumapit siya sa dalaga at saka niya ito mahigpit na niyaka. I can't believe it. Akala ko based sa lifeline mo. 4 years pa akong maghihintay. I am so happy, RHEALYN. Binago mo ang life plans ko. But I am very happy too. Hindi ko na din kayang pigilan at dayain ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam ko na handa ka namang maghintay pero ayaw na kitang pahirapan pa, no? I love you. Sambit pa ni RHEALYN. Marahang hinaplos ni Resty ang mukha ng dalaga at saka marahang hinagkan ang mapupulang labi nito. Pagkaraan nga noon ay opisyal nang magkasintahan sina Resty at RHEALYN. Walang pagsidla ng kagalakan ng dalawa. Ramdam na ramdam talaga ang kanilang pagmamahalan hanggang sa kanilang opisina. Wala namang naging problema sa kanilang pag-iibigan. Sa katunayan nga, ay mas naging maayos pa nga ang samahan ng lahat dahil very motivated ang kanilang CEO. Bestie, wala na talaga akong masabi sa'yo. Nasa iyo na ang lahat. Magandang karera sa trabaho, may sariling bahay at sasakyan ka na din. Natupad mo na din ang mga plano mo sa pamilya mo. At ngayon, haya na, nakabingwit ka pa ng bilyonaryo. How to be you po? Biro pa ni Myla. Basta may life goals ka, maniwala ka, ma-achieve mo ang lahat ng gusto mo. DDM lang, bestie. Dedication, determination, and motivation. Pero syempre, samahan mo ng dasal. Do your best, and God will do the rest, sabi nga nila. And pagdating naman sa pag-ibig, marunong maghintay sa tamang panahon ng taong umiibig. Lahat kasi may timing eh. Parang sa sayaw. Kapag wala ka sa timing, hindi maganda ang kalalabasan ng choreography mo. Kapag nasa timing ka, ayun, perfect harmony. Matalinhagang life advice ni RHEALYN, mga lessons na siya mismo ang naka-experience. Ang daming hanas ng bestie ko, ang dami ng pagsubok na pinagdaanan. So ngayon, tuloy ka pa din ba ng paglilista mo ng mga dapat mong gawin? Tanong pa ni Myla. Tuloy pa din syempre pero ililimit ko na lang. Kung makakapekto sa happiness ko, X na muna. Ang importante sa ngayon, kontento na ako. Kompleto na ako dahil nandyan sa tabi ko si Resty. Masayang sabi pa ni RHEALYN. Wow, sana all. Hoy Justin, ligawan mo na nga kasi ako. Pagbibiro pa ni Myla. Napatingin naman sa kanilang abalang-abala na si Justin at nagsabing, bukas na lang, busy pa ako. Dagdag biro pa nito. Pagkalipas pa ng ilang taon, tuluyang namayagpag ang kumpanya ni Resty. Kasunod pa nga nito ay ang pag-i-expand pa ng ibang business venture ng binata. Samantalang si RHEALYN naman ay masaya na sa kanyang narating na posisyon. Masaya na siya at kontento. Sapat na sa kanya na sumusuporta kay Resty. Nang hapong yon, nakatanggap naman ng text message si RHEALYN mula sa kanyang kasintahan. Nagulat naman siya sa kanyang nabasa. Love, pwede ka bang pumunta sa rooftop ng building? Sa may helipad area? Nagpahangin kasi ako doon kahapon. Naiwan ko yata yung suot ko na rilo. Out of nowhere naman, nabiglang pakiusap ng binata. Nagulat at nagtaka naman si RHEALYN sa kanyang nabasa. Parang hindi niya naman napansin kahapong nagtungo ng rooftop ang binata. Pero ganun pa man, ay sinunod na lamang niyang pakiusap nito.
Nagtungo siya sa rooftop ng mataas na gusaling yon. Nagtungo siya sa helipad area kung saan dito naglaland at nagtitake off ang mga private helicopters ni Resty. Matyagang naghahanap ng relo sa lugar na yon si Realyn. Relo? Parang wala namang relos dito. Wika pa niya habang minamasid ang buong floor na yon. Maya-maya naman ay napalingas siya sa napakagandang view mula sa rooftop na yon. Ang gandang pagmasda ng skyscrapers mula roon. Tanaw na tanaw din ang magagandang ulap at kalangitan. Sa kaniyang paglalakad ay tila natisod siya sa nakadikit na papel sa sahig. Napakunot noo siya nang mabasa sa papel ang kaniyang pangalan. To Realyn? Mabilis niyang tinanggal ang nakadikit na papel sa sahig. Marahil ngay nakadikit ito upang hindi hanginin dahil sa lakas ng hangin sa rooftop na yon. Pagkakuha niya ng nakatiklop na papel, ay nabasa niya ang isang quote na hinding-hindi niya makakalimutan. Love comes at the right moment, with the right person. Resty? Tila nabagabag naman ang damdamin niya. Nagpalingalinga siya sa paligid hanggang sa makaagaw sa pansin niya ang ingay na yon. Tunog ng isang papalapit na helicopter. Kagad niyang napansin ang paparating na helicopter. Napaatras siya at pinagmasda ng helicopter na yon. Kay Resty yon, sambit niya. Maya-maya naman ay nagland ang helicopter na yon sa helipad sa rooftop. Ilang sandali pa ay huminto ang sasakyan na yon at mula roon ay marahang bumaba si Resty. Dala-dala ang isang bouquet of red roses at isang maliit na singsing. Napasalo ng bibig si Realyn. Magkahalong tuwa at kaba ang nararamdaman niya. Love, alam kong nasa tamang tao na ako. At alam kong ito na ang tamang panahon. Mahal na mahal kita, Realyn. Sinserong sambit ni Resty at saka itong marahang lumuhod sa kaniyang harapan. Binuksan ito ang maliit na box na yon at saka niya tinanong ang dalaga. Love, Realyn, will you marry me? Tuluyang napaiyak si Realyn. Wala na siyang maiisip na perfect moment katulad ng nagaganap ngayon. Sa itaas ng gusaling yon na napapaligiran ng nagtataasang gusali at ng bughaw na kalangitan at mga ula. Yes, of course! I will marry you! Taus-pusong tugon naman ng dalaga. Yes! Masayang sambit ni Resty. Marahan itong tumayo at saka hinagkan ang mga labi ng dalaga. I love you, Realyn. Naiiyak na sabi pa ng binata. I love you more than a million coffee. Nakangiting sambit naman ni Realyn. Hindi nagtagal ay nagpakasal na nga ang dalawa. At kasunod nga noon ay nabiyayaan sila ng kambal na anak. Wala nang ang hihilingin pa sina Resty at Realyn. Kontento na sila sa buhay na meron sila. Magandang negosyo, magandang karera, at isang masayang pamilya. Love comes at the right moment with the right person. Ang tunay na pag-ibig ay naghihintay, kaya huwag mong madaliin dahil may taong nakatakda na maging kaagapay mo habang buhay. Sabi nga sa Ecclesiastes 3 verse 1, for everything, there is a season, and a time for every matter under heaven. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.